Ito ang ilan sa mga footage ng kababalaghang magbibigay ng takot sa iyo. Kaya kung ready ka na, ay tara. Nanuto? Hello? Ang videong ito ay mula sa Japan at gaya ng ibang footage na galing sa kanila ay unknown ang original uploader nito. Magpagayon pa man, makikita ang mag-asawa sa loob ng bahay nila. Normal lamang ang mga kaganapan nang biglang nagsabi ang babae na takot siyang pumunta sa bathroom dahil sa may nararamdaman itong kakaiba. Kaya upang malaman kung ano ang kinakatakot nito ay kinuha ng lalaki ang cellphone at pumunta rito upang tingnan ang loob. Sa pagpasok niya ay wala namang kakaiba. Nang ihahawi nito ang kurtina ay napatingin siya sa salamin at dito napabalikwas siya sa gulat. Well, nakita mo rin ba kung ano ang nakita niya? Isang maputlang mukha ng batang may mahabang buhok ang nasa refleksyon ng salamin. Hindi ito muli pang tinignan ng lalaki at napabalikwas sa takot at tumakbo palayo. Hello? Can you find me? Well, dito na lamang ang footage. Ano sa tingin mo, Kamulti? Ito ay mula naman sa kambal na magkapatid na ina-upload nila sa kanilang YouTube channel na Meta Noise. Isang gabi ang magkapatid ay gumawa ng video para sa Snapchat nila. Habang sinasagawa nila ang pagbibideo ay biglang isang pangyayari ang gumalantang sa kanila na labis nilang ikinatakot. Oh, oh, yo, I look like a YouTube guy. Yeah, yo, this video is sponsored by Meta Noise, Metanoi. Over here, y'all. I wish it did both of us, though. Nah, I don't think it does. Oh, it does. Bro, you look like Michael Phelps. I look like the weed dealer from Harold and Kumar. Oh, bro, you do. Bro, I'm not your bro, bro. Does it work on the dog? Nah. Oh, it does. Yeah, y'all. Hit that like button, hit that subscribe button. What the f was that? I don't know, bro. That shit sounded mad close too. Like, what the f was that? I'm f***ing sh. Hello? There it is again. Shh. Hello? Air conditioner. No, it was like. It was like. Habang binibidyuhan nila ang aso gamit ang filter at may pose. Sa kanilang Snapchat ay isang kakaibang ingay ang nagmumula sa living room. Nang di nagtagal ay nakarinig sila ng mabilis na mga yapak na mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Kung ano man ito ay tila ba tumama ito sa kamay ni Kadam na siyang pagkahulog ng kamera sa sahig. Ayon pa sa source natin, ang channel ng dalawang ito ay dedicated lamang sa kanilang mga kanta at podcast na walang kinalaman sa any paranormal activity. So ano sa tingin mo ang nangyayari rito? Totoo kayang nakakapture ang kambal ng real paranormal activity sa camera? At ito kaya ang dahilan ng pagiging balisa ng aso nila sa loob ng kwarto? Ano sa tingin mo, Kamulti? Ito ay mula sa Nook's Top 5 Viewers na si Max Cortex na nagtatrabaho sa Austin, Texas, Gables Republic Square Residential Complex.
Ang gusali ay ginawa noong 1904 bilang warehouse bago ma-develop bilang modern luxury apartment. Hindi na nailathala ang buo pang kasaysayan ng gusali. Pero isang gabi habang nagtatrabaho si Max ay nakaranas siya ng nakapangingilabot na pangyayari. Sa katunayan, tinawagan pa nito ang security sa building upang ipaalam kung ano ito. Hello? 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 Oh, bro. Hello? 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 Ang mas nakapagtataka at mas nakapangingilabot ay ang tunog ng tila ba babae o bata ang papalapit ng papalapit sa kanya at palakas ng palakas. Hello? Hello? Nang magawi si Max sa corner ay ang mga ungol na naririnig nito ay biglang nasa harap na niya mismo. Ayon kay Max, muling bumalik ang security upang alamin ang pinagmumula nito pero wala silang nakitang sino man o anuman sa paligid. Maging ang security camera sa loob ay walang nai-record na ibang tao sa mga oras na iyon. So naka-experience kaya si Max ng paranormal events sa pinagtatrabahuan niya? At ikaw, ano sa tingin mo ang mga na-record ni Max? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ito ay nagpapakita ng magkakaibigang naglalaro ng hide and seek sa kalagitnaan ng gabi. Habang nire-record nila ang kasiyahan ay may nakunan silang kakaiba. Bagya silang tumigil at muling nagtago sa likod ng maliit na puno habang pinagmamasdan nila kung nasaan na ang kasama nila. At dito na mabubulabog ang grupo nila. Isang itim na imahe ang biglang nasa likuran nila na tila ba isang batang babae na may mahabang buhok, maputlang pangangatawan at nakasuot ng dirty white dress. Ang tila ba galing sa kailaliman ng libingan. Taintim lamang itong nakatayo sa likuran nila at hindi gumagalaw. Nang mapansin ng isa sa kanila ito ay dito na nagkanya-kanyang takbo ang grupo nila, makalayo lamang sa nila lang. So ano sa tingin mo ang batang babaeng nakuna nila? Gusto kaya nitong makisali sa larong hide and seek? At ang kapalit pag nahuli sila ay ang buhay nila. Ano sa tingin mo, Kamulti? Ang Japanese paranormal investigator na si Gutatsu ng YouTube channel na Benchu TV ay nag-imbestiga sa isang very haunted hotel na makikita somewhere in Japan.
Ayon sa kasaysayan ito ay nagpakamatay ang may-ari ng hotel matapos makaranas ng depression dahil sa financial problem na naging sanhi ng pagpapasara nito ng hotel noong 2009. Simula noon ay naging abandonado na ang hotel. Labis na pinapaalalahanan ng mga lokal na tao ang mga pupunta rito na umiwas at huwag magpupunta sa hotel dahil labis itong pinamumugaran o pinamamahayan ng mapagiganting espiritu ng babaeng nagpakamatay na may-ari nito. Mag-isang nag-explore si Gutatsu sa loob ng hotel, nakita nito ang office ng may-ari ng hotel at dito umupo siya upang magsagawa ng spirit box session. Lumipas ang mga minuto at wala namang kakaibang bagay ang nangyari. Kaya tumigil siya at nagpahinga habang nakaupo at tinititigan ang cellphone nito nang biglang isang kakilakilabot na pangyayari ang mararanasan niya. Hmm? Nanu to? ん？しまって、何今の？ん？え？何？え？ちょっと待って待って待って。Nakarinig si Gutatsu ng kakaibang ingay na nagmumula sa likuran niya, kaya agad siyang lumingon upang tignan ito. Nang biglang isang maputlang mga kamay ang lumitaw sa pintuan at agad nawala. Ang nakakatakot ba ay tila ba gusto siyang hawakan o abutin ito? Ayon pa kay Gutatsu, nang humarap siya ay isang itim na figura ang nakita niya segundo lamang at mabilis na nawala sa hangin. Labis siyang nangilabot dahil nasa harapan niya mismo ito. Agad na kinuha ni Gutatsu ang kamera upang mag-imbestiga sa paligid ngunit walang sino man ang naroroon. So maaari kayang nakunan niya ang vengeful spirit ng pumanaw na may-ari ng hotel? Gusto kaya siyang abutin o saktan ng babae dahil sa paglapastangan niyang pagpasok sa property nito? Ano sa tingin mo? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.